Magandang hapon, Pilipinas. And magandang hapon, mga kalolista sa bayan. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com at may pag-usapan tayo dito, mga Kaloy. Tatlo ang topic natin ngayon. No? Kumusta, mga Kaloy? Kumusta ang Saturday niyo? Ito yung pag-usapan natin ngayon, mga Kaloy. Okay? Ayan. So, Attorney Glenn Chong, may ibubulgar na. Okay? Na kung saan galing ang pandaraya ni Bombong Marcos, di ba? Wait lang, ang bilis. Ang dami naman nag-message anyway. So, pag-usapan natin yan, mga Kalois. And then, dito nga, yung mga OFWs daw ay sobrang liit ng tingin ng kampo ni Liza. Okay? Pagkatapos mabudol, ay minamaliit na ang mga OFWs. Hindi nila alam yung kakayahan ng mga OFWs, right? So, kung sa time ni Gloria ay binansagan ang mga OFWs na bagong bayani dito naman sa administrasyon ni Budol-Budol man ay talagang wala, 'di ba? Parang parang dead ma lang, right? Hindi sila apektado kung anong gagawin ng mga OFWs. So, ganun yung kaliit ang tingin pagkatapos mabudol ng mga OFWs. And then yung pangatlong topic natin, mga Kaloy, ito yung issue tungkol dun sa pagbili daw ni Anton Lagdameo ng bahay dyan sa Forbes Park, Makati worth 1 billion. Imagine, less than a year pa lang. Si Budol-Budol man ay nakabili na daw agad ng bahay itong si Anton Lagdameo. At may nagsabi na dahil dyan ay pwede daw siyang ma-impeach. Paano? So, yan yung pag-uusapan natin, mga Kalois. And please don't forget na may ano pala tayo, live survey. Okay, kailangan ko ang inyong sagot dito, mga Kalois. Eh, ang katanungan natin sa ating live survey ay ano ang mabilis na solusyon para maligwak na ang Budol administration ni BBM? 63% ng ating viewers nagsasabi na EDSA 3 na. And then, 62% na ngayon nagsabi na EDSA 3 na, and then 37% nagsabi na impeach BBM. Ano sa tingin niyo, mga Kalois? Ano mapabilis? Okay, yung pinakamabilis talaga. So, please join the survey, mga Kalois, and maraming salamat. Balikan natin yan mamaya at sasabihin ko sa inyo kung ano yung kasagutan ko dito sa ating live survey. So, ayan. So, saan yung gusto mag-umpisa, mga Kalois? Pero bago dyan, huwag niyong kalimutan ang ating pinaka-importanting live discussion, okay? Ito yung previous natin na live discussion. Ito yung tungkol dun, okay? Sa 1 billion offer para maitumba ang bunganga ni Binibining Maharlika. And then, ito yung nagbingo tayo na pinakita ko sa inyo yung evidence, okay? Ng korupsyon nitong si Congressman Sandro Marcos. Right? So, panoorin nyo, mga Kalois. And medyo marami nga ang nanood. Okay? Maganda yung engagement natin ngayon sa ating mga live discussion, mga Kalois. And maraming salamat sa inyo. Okay? So, bago tayo magtuloy-tuloy, mga Kalois, shout out kay Ma'am Gemma from Texas, USA, kay Zoro, and kay Melodia Yoshida from Japan. Sabi ni Liz, I accompanied my tatay in the doctor clinic while waiting here in your blog. Ayan, thank you, Liz, for joining us kahit nasa hospital o sa clinic kayo. I hope na gagaling na yung father mo. Okay, shout out din kay Cynthia Mahinay and kay Noel Garcia. So, ayan, mga Kaloy, sa mga nandito, pwede po kayong shout out. At mas maganda, mga Kaloy, kung sabihin nyo kung saan kayo. Okay, mas importanteng sabihin nyo kung saan kayo, nasa Italy ba kayo, nasa Pilipinas pa kayo, saan sa Pilipinas. Kasi explain ko, mga Kaloys, bakit kailangan yung ganun kung mag-shoutout kayo. Okay? So, ayan. So, saan tayo magsimula, mga Kaloys? Mas maganda sigurong simulan natin itong kay Attorney Glenn Chong. Kasi nga, may pinost siya. Okay? About dito sa pandarayang naganap noong 2022. Right? Kino-question niya ngayon yung 31 million votes question mark ni Budol-Budol man. So, ating i-analyze kung may katotohanan itong sinasabi ni Glenn Chong.
Magbibingo ba si Glenn Chong? Diba? Sa kanyang sinabi, mga kalois, magbibingo ba yung analysis natin? Kasi unahan natin si Glenn Chong, diba? Kung saan siya kukuha ng numero, okay? Kung saan ito kung dinagdag, okay? Yung numerong dinagdag dun sa boto ni Bongbong Marcos. Kasi nga, diba, magkalapit si Bongbong Marcos at saka si Sara. Ayaw na rin, okay, kay Binibing Maharlika na may evidence din siya na nakipagkita itong si Liza Araneta sa Smart Magic. So, dun pa lang, okay, kung totoo ito, ibig sabihin nun, eh, nabudol nga tayo. Na-tridor tayo. Kasi nga, kinalaban natin ang Smart Magic noong 2016. Tapos ngayon, nanalo na si Budol Budolman, eh parang BFF na sila. Diba? So, dalawa lang yun eh. Sinungaling si Bongbong Marcos. Okay, pumili kayo. Diba? Sinungaling si Bongbong Marcos. Okay, noong 2016, nung nag-sigaw-sigaw siya, na-denya siya. Or, nag-tridor siya ngayong 2022. Okay? Sa mga naniwala sa kanya na nabudol siya ng Smart Magic 2016. Diba? So, eto na nga mga kalois. May pinost itong si Glenn Chong. So, tingnan natin yung pinost niya mga kalois. Wait lang ha. Ayan. Ay, hindi. Ito pala ito. Ayan. Okay? So, sa post ni Glenn, ni Attorney Glenn Chong mga kalois, ito yon. Okay? Sabi niya dito, I'm back with Colonel Leonardo Odonio. Okay? Retired po siya, PMA class 1964. Okay? Yung nakita niyo. Sabi niya dito, ni Attorney Glenn Chong, fighting for our country and people against Smartmatic. Abangan ang mas pinaigting na pakikipaglaban sa mandarayang Smartmatic. Wala kaming pakialam kung sino ang masagasaan. So, ibig sabihin nito, kahit ito pa ay si Budol Budolman o si Liza Smugs, wala silang pakialam. Ang importante, ipaglaban nila ang karapatan ng tao, okay, na magkaroon ng malinis na halalan. Right? Kaya sabi ko nga sa inyo, parati kong inuulit, hanggang nandyan yung Smart Magic, itaga nyo sa bato, hindi babangon ang Pilipinas. Okay? Itaga nyo yan. Magbibingo ako sa statement na yan, mga kalois. So, sabi pa dito ni Attorney Glenn Chong, okay, kasi may nag-comment eh. So, i-zoom na lang natin dito, manda mga kalois, sa portion na to. Okay, wait lang ha. Yan. I-zoom in natin to para marinig ito ng mga Insay Mada vloggers or mga Dogjot vloggers ni Budol Budolman. Yung mga vloggers, okay? Sabi dito ni Eman, okay? Dapat po kasi, Attorney Glenn, kayo ang inilagay sa COMELEC para tuluyang malinis na yan at tuluyan nang mawala ang dayaan. Okay? Take note, mga Budol vloggers. Especially dun kay Parlorista. Okay? Yung parlorista na talagang sa mukha pa lang ay halata na talagang magbibingo tayo at bayaran talaga yan. Right? So, dito mga kaloy, sabi niya ni Eman, gusto niya si Attorney Glenn Chong. Okay? Ako rin, gusto ko rin si Attorney Glenn Chong na mapunta doon sa ano, sa COMELEC. Para malalaman talaga natin, okay, kung paano niya ligwakin itong Smart Magic. Right? Kung paano niya i-recommend or sasabihin sa Pangulo na kailangan talagang tanggalin natin ito. Matagal na nating nilabanan itong Smart Magic. Dapat maligwak. Hindi lang ako ang nadismaya. Okay? Dinedma itong si Glenn Chong after manalo ni Budol Budolman. Pati na rin si Miss Maharlika. Diba sabi ni Miss Maharlika, minessage niya kaagad si Liza. Okay? Sabi niya na disappointed siya sa mga mangyayari. At bakit yung inaasahan ng karamihan na ma-appoint sa COMELEC ay hindi na-appoint. Okay? Makinig ka, parlorista. Okay? Yung sinabi ko, okay, sobrang linaw. Okay? Mahalata lang talagang poor in comprehension kayong mga Insay Mada vloggers. Sabi ko doon na si Miss Maharlika ang na-disappoint na hindi na-appoint si Attorney Glenn Chong. Okay? Wala akong sinabi na si Attorney Glenn Chong ay nag-apply, okay, or gustong ma-appoint. Ito nga, oh, tingnan mo, si Eman, gusto niya si Attorney Glenn Chong. So, ibig sabihin nun, ang taong bayan, okay, naniniwala na itong Smartmatic ay talagang salot sa lipunan, okay, naniniwala na kaya ni Glenn Chong labanan ito. Okay? Gusto nilang ma-appoint si Attorney Glenn Chong. Hindi, okay, hindi nagsabi si Attorney Glenn Chong na gusto niyang ma-appoint.
kundi yung taong bayan, okay? Tulad ni Maharlika, ako, kayo dyan, di ba gusto nyong ma-appoint si Atty. Glenn Chong kasi gusto nyo ring ligwakin ng Smart Magic. Sabi ni Atty. Glenn Chong dito, ito yung reply niya, okay? Makinig kayo mga bloggers ni BBM. Sabi niya dito, Eman Torino, well-known election operator ang nilagay dahil dadayain nila ang mga susunod na election. Okay? Inilagay. Sino ang naglagay? Eh, di ba si Budul-Budul man? Siya naman nag-appoint yung kay Garcia, di ba? So, ito ay patama talaga kay Budul-Budul man. Right? Sobrang linaw, oh, mga bloggers. Di ba? Sabi ni May RX, sinong parlorista? Actually, hindi siya dito sa YouTube. Itong si parlorista, sounds like parlorista. Pero, boses Soko. Okay? Boses Soko sounds like parlorista. Ang kanyang pangalan. Okay, search nyo lang sa ano, sa Facebook. So, sabi naman ni Jenna Iuperio, good that Maharlika Roy, Atty. Glenn Chong at si Pebbles were there to expose the bad omen that Mrs. President and Kuting ng Norte and their cohorts are doing. Alam niyo mga kalois, ito lang ah. Nakita niyo ba itong mga kalois yan? So, ako kasi, hindi ko talaga na-meet yan si Liza Smuggs, okay? Hindi ko pa rin na-meet yan si Glenn Chong. Wala akong na-meet kasi dito na ako sa Canada since 2017. So, like you, viewers kayo, ako rin, viewer din ako. So, ang ginagawa lang natin ay ina-analyze natin yung mga politiko, di ba? Yung mga bloggers, ina-analyze natin yung mga statement nila, yung mga galawan ng politiko. So, pareho lang tayo ng stand. Pero itong si Ms. Maharlika, si Pebble, at si Atty. Glenn Chong, importante silang witness. Right? Kasi nga, nakahalubilo nila si Budul-Budul man at saka si Liza Smuggs. Pati yung mga ibang corrupt na vloggers na, di ba, nakilala din nila. Pero wala silang tiwala doon kasi corrupt na vloggers nga, di ba? At kilala niya, di ba, yung umatake kay Attorney Vic, yun yung itinuturing kong corrupt na mga vloggers. Right? So tayo, ako, kayo, okay, viewers tayo, nag-analyze tayo, nagbibigay tayo ng opinion. Okay? Bakit sasabihin ng mga bloggers ni BBM, yung mga bloggers na Ensaymada, na nagpe-fake news daw tayo? Kailan ba naging news ang isang opinion? Diba? Doon pa lang eh, poor in comprehension na. So, kawawa yung mga followers ng mga Ensaymada bloggers. Sabi ni Vega Warp, bagong lipunan, kapag may nakatutok sa bungo na mahaba na bakal na may mainit na tingga, eh talagang magiging low comprehension at bobo ang tao. Wag lang makatikim ng tingga at formalin. Actually, hindi ko inaano talaga yung si Parlorista at ibang mga BBM bloggers kasi nga, sabi ko, it's just a waste of time. And maingay talaga sa Facebook kasi nga hawak nila ang Facebook. Diba? Personal account ko nga, natanggal. Nasyado ban na tayo, si Maharlika, nasyado ban. Control nila, kaya dito na tayo sa YouTube, sa Twitter, at saka sa Instagram. Alright? So doon na tayo. Nalalaman ko lang kasi may nagpo-forward sa akin about dun sa mga content nila at halata naman talagang fake news yung sinabi ni Parlorista. Balikan niyo yung video, shinare ko dun sa Facebook page mga kalois. Sabi ni Antonia ang eng, di basta ma-impeach si BBM, hawak niya ang Congress at Senate. True. Okay? Agree ako kay Antonia. Hindi ma-impeach si BBM, okay? Dahil nga sa generous allowance. Okay? Alam niyo na ako ibig sabihin ng generous allowance, mga kalois. Ang katanungan eh, nandyan pa ba ang pork barrel? Yes, nandyan pa yan. Hindi naman magaganyan yung mga congressman kung wala yun, di ba? Ano yun, sasahod lang sila? Aasa? Gagaso sila ng ilang milyon tapos walang pork barrel? I don't think so. Sobrang ano eh, sobrang linaw yung hangarin itong mga congressman na ito. Hindi naman lahat ha, pero karamihan. Right? Sabi ni May, kayo lang naman kasi Sir Roy ni Madam Hitad, ang may class na blogger ni BBM, mga hindi babayaran, pati sina SAS, pero DDS din kasi si Beauty.
Mga kalois, kasi nga kung bayaran ako, eh talagang hindi na ako magtatrabaho. Okay? Hindi na ako magsusumikap. Right? Pero sabi ko nga sa inyo, ayaw kong tumanggap ng pera na galing sa nakaw. Kasi nga, negative vibes yung darating sa iyo. Diba? Binili mo yung pera ng pagkain. Okay? Tapos tinake mo sa katawan mo yun. Okay? Pwedeng maging ano yun eh. Maging cancer sa katawan mo. Kasi hindi mo pinaghirapan yung pera. Right? Di bali nang mag-ano ako dito, mag-racket ako dito, maglinis ng banyo or whatever, marangal na trabaho yun. Okay? Kasi pinaghirapan ko, mga kalois. So, yun yung prinsipyo ko, mga kalois. So, talagang imposible, okay, natatanggapin ko kung may magbabayad man sa akin, di ba? Di bali nang magiging poor ako, di ba? At least, sabi ko sa sarili ko, na sarili kong way, okay, ng pamamaraan paano ako kumita sa malinis na paraan, right? So, ayan mga kalois, yung kay Attorney Glenn Chong, so follow nila si Attorney Glenn Chong at malinaw talaga, may bubulkar sila. So, dito mga kalois, balikan natin, okay? Kasi sabi ni Attorney Glenn Chong na questionable yung 31 million. Okay, so ipakita natin dito. Mag-analyze tayo dito at tingnan natin yung mga figures, okay? So, dito mga kalois, ito yung 2022. Okay, medyo malinaw ba mga kalois? Okay, lakihan na lang natin. Yan. So, sa mga nanonood sa TV, medyo malaki to. Sa maliit na cellphone, eh, siguro pwede na po kayo mag-upgrade, okay, para makita niyo or zoom in na lang. So, dito mga kalois, kung titingnan natin yung number of registered voters, 67 million, 2022. Take note ha, ilan yung nag-register? Okay, 67 million. So, 2016, ilan yung naka-register? Okay, 55 million. Okay, 67 minus 55, that's 12 million. So, dito pa lang mga kalois, makikita mo na dumami yung voters. Okay, kasi nga, maraming OFWs din, okay, ang nag-inganyo sa kanilang mahal sa buhay na pinapadala nilang pera sa Pilipinas na mag-register at iboto ang Uniteam. Diba? 12 million. So, dito mga kalois, makikita mo talaga na malaki rin talaga ang role ng OFW. Kasi nga, sila yung nagsusustento. Okay? Karamihan dun sa Pilipinas. Diba? Ilan yung mga pinapadalahan nyo ng pera? Kayo mga OFWs, makinig kayo. Diba? Ang gusto rin nyo naman, eh, maganda ang Pilipinas. Kasi nga, na-feel nyo, kasi nasa ibang bansa kayo, lalo na sa first world country kayo, ma-feel nyo talagang na-feel ko na kaya naman, okay, ng Pilipino na maging first world country ang Pilipinas. Eh, hindi nga lang natin nagawa kasi nga maraming korap. Maraming korap na politiko, marami ang nananahimik. Okay, sabi ko nga sa inyo, kung hahayaan nyo, halimbawa kayo po ay matino, honest na Pilipino, kung hayaan nyo lang itong mga budol na politiko na mamayagpag, hindi talaga babaong Pilipinas. Kailangan yung magsalita. Okay? Kailangan yung labanan itong mga budol-budol na mga politiko. Okay? So, going back dito mga kaloy. So, take note, 12 million votes ang nadagdag. Okay? 2022, 67, 2016, 55. Okay, malinaw po ba tayo? Okay. So, ilan yung bumoto sa 2016? 63 million. Okay, ipapaliwanag ko lang itong simple. Okay, kasi alam ko naman na hindi naman talaga lahat, okay, ng viewers ay favorite ang math. Okay, simple i-discuss ko sa inyo ng malinaw. Okay, para maintindihan nyo. Uunahan natin si Attorney Glenn Chong. Okay, magbabase tayo dito sa numbers. Kasi nga, kini-question ni Glenn Chong nga yung 31 million ni Bongbong Marcos. Okay. So, ilan yung bumoto? Okay. 12 million ang nadagdag, nag-register ha. So, dito sa 2016 mga kalois, kung titingnan mo yung vice president, kasi doon si Bongbong, focus tayo kay Bongbong, di ba? Okay. So, dito mga kalois, ang bumoto is 43 million. Okay? Out of 55 million, nakikita nyo ba mga kalois? Sina-highlight ko. Dito. Na-highlight ko, okay?
out of 55 million na nag-register, okay, 43 million. Okay, i-round off na lang natin, 43, 55, okay? So, ibig sabihin nun, ay ilan yung mga kalois? Difference. So, may 12 million na hindi bumoto. Okay? 43 plus 12, 55. Nag-guess yung mga kalois? 12 million na ang difference. 12 million na hindi bumoto. Tapos, dito naman sa ano, sa 2022, okay, dito sa kay Bongbong rin, ang registered is 67. Ang bumoto is 55 lang. Okay, register pero yung iba, yung 12 million ay hindi rin nakaboto. So 12 million dito sa 2022, 12 million din sa 2016 ang hindi bumoto. Okay, now we will assume, okay? Dahil nga nag-increase, okay? Ang nag-register okay, sa 2022, let's say 12 million, 'di ba? 12 million yung bumoto, nag-register para bumoto. Sabihin na natin, okay? Papunta lahat yung boto kay Bongbong Marcos. Okay? Yung mga bagong nag-register, i-assume natin na pupunta lahat or iboboto nila si Bongbong Marcos. Okay? So kung basihan natin yung 2016, ilang votes yung nakuha ni Bongbong Marcos? 13 million, di ba? So sabihin na natin na itong 13 million, si Bongbong pa rin. Okay? Ang iboboto nila. Kagaya ni Lenny, itong 14 million, si Lenny pa rin ang iboboto nila. Now, okay? Itong botante ni Cayetano, do you think iboboto niya si Bongbong Marcos? I don't think so. Okay? Itong si Skedero, do you think iboboto niya si Bongbong Marcos? Karamihan sa kanila. I don't think so. Dilawan itong si Escudero eh. Diba? The fact na itong mga 4 million hindi binoto si Bongbong Marcos, ayaw talaga nila. Right? So, the rest, i-assume natin na hindi talaga nila ibuboto si Bongbong Marcos. Pero ang in-assume natin, yung mga bagong nag-register, ibuboto si Bongbong Marcos. So, 12, okay, 13 million ni Bongbong Marcos na boto sa 2016 plus yung 12 million na registered voters, ilan yun? 25 million. Right? So, how come, okay, na umabot ng 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Kung titingnan mo dito mga kalois, si Lenny, okay? Bakit inassume natin mga kalois na ito talaga nakuha ni Lenny? Bakit? Kasi nga, kung naniniwala si Bongbong Marcos na hindi 14 million ang nakuha ni Lenny, bakit ngayon tahimik siya sa Smart Magic? Which is which? Anong papaliwalaan namin, budol-budol man? Nadaya ka? Or talagang nadaya ka pero ngayon ay nag-tridor ka na? Okay? Dun sa naniniwala sa iyo na nadaya ka ng 2016. Right? So dahil tahimik ngayon, okay, si budol-budol man sa Smart Magic, i-assume natin na tama tong boto ni Bongbong, ni Lenny, natalo talaga siya. Para lang makompute natin. So yun na nga, sabi ko sa inyo, 13 million ang boto ni Bongbong Marcos sa 2016. I-add natin yung nag-register, okay, nabaguhan na voters. Ibigan na natin lahat kay Bongbong Marcos. 25 million lang ang aabotin ni Bongbong Marcos. Hindi siya aabot ng 31. So, nasaan yung dinagdag galing? Nakita niyo mga kalays? Tingnan mo, kay Lenny, 14 million, okay, sa 2016. Sa 2022, 15. So, 1 million lang nadagdag. Kung totoo talaga tong 14 million, okay, mas paniwalaan natin, possibly, may 1 million nadagdag si Lenny. Kasi nga, sabi ko sa inyo, pwede yung voter, okay, kasi yung nga, ni Alan Cayetano, mapunta kay Lenny. Or yung voter ni Escudero na isang dilawan, mapunta kay Lenny. Possible. Right? So, paano nakakuha nga ng 31 million si Bongbong Marcos? Kaya sabi ko sa inyo, malaki talaga ang probability na totoo yung sinabi ni Maharlika at ni Atty. Glenn Chong. Based on the numbers. Diba mga kalois? Ano sa tingin nyo mga kalois? Sino ang magaling dyan sa math? Sino ang engineering? Okay, grad dyan. Alam nyo, right?
Sabi ni Bega Warp, bangli po na ay grupo. Cheese Scooter is confirmed yellow pink because pink is the new yellow. Sabi naman ni Opinion, PHTV, may dayaan po talagang naganap sa 2022 election. Kunwari lang na agent sa Smart Magic, pero yan naman ang gagamitin nila this next election. Di ba? So, yun pa lang mga kalois. Alam na natin talaga na may katotohanan itong pinagsasabi ni Attorney Glenn Chong. Right? So, eto mga kalois. Balik tayo dito. Itong si, ano, itong kampo ni Liza. Okay? Na sobrang liit ng tingin sa OFWs. Ilang OFWs ba ang bumoto kay Bongbong Marcos? Right? So, kung titingnan nyo dito mga kalois, absentee voters yun mga kalois, di ba? Ayan. Okay? Ang nakuha ni Bongbong Marcos is 5 million. Oh, hindi nyo nakikita. Ayan. Naka-highlight dito. Oh. Ayan. Di ba? So, ilan yung bumoto lahat? Okay? 700,000. Okay? 700,000 plus. Tapos, ang nakuha ni Bongbong Marcos, 500,000. So, karamihan sa kanya mga kalois. Tapos ganyan na lang ang tingin ng staff ni Liza, right? Sobrang liit. Imagine niyo, sa 700,000, 500,000 ang nakuha ni Bongbong Marcos, 'di ba mga kalois? So doon pa lang mga kalois, makikita mo talaga na napaka-importante din talaga ang boto ng OFWs. Kaya sabi ko, bakit dinilit nila? Eh, sa bagay, binudol na nila ang OFWs, di ba? Hindi nila alam na itong 500,000, ilan ba ang kapamilya nila na sa Pilipinas na bumoboto din? Right? I-multiply mo pa yan. Yung mga friends pa nila, di ba? So, malaki talaga. Ngayon, subukan nila. Okay, na ano yung talaga yung mga OFWs? Baka sa 2025 or baka sasali itong mga OFWs mag-influence ng EDSA 3. Diba? Kayong mga OFWs, huwag yung i-deny. Diba? Nahihirapan na kayo magdala o magpadala ng pera sa Pilipinas dahil nga hindi nakakasya yung pinapadala nyo na regular. Okay? Halimbawa, nagpapadala kayo ng 10,000 parati, hindi nila makakasya kasi nga sa inflation. Right? So, huwag kayong mag-deny. Huwag kayong magbulag-bulagan. Okay, nasabihin nyo na bumangon. I don't think so. Right? Kung parati kayo magbulag-bulagan, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Okay? So, yan mga kalois. Pinapakita ko lang sa inyo na talagang wala talagang budol administration na to. Walang pakialam sa mga OFWs pagkatapos nilang budulin. Sabi na nga ni Ms. Marlica sa kanyang blog na ang mga OFWs pagkatapos nga daw yung election, eh yung group chat ng OFWs kung saan kasama ang mga staff ni Liza ay tinake down nila. So ibig sabihin nun, pinuto na yung connection. So user talaga, budol talaga itong mga staff ni Liza. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagtatanong ako sa inyo ngayon, di ba? Kung naniniwala talaga kayo or kung sinasabi nyo na nabudol kayo, ang katanungan ko ngayon sa inyo is, paano natin labanan itong nambudol? Right? So, ano yung pinakamabilis na paraan para maligwak na ang budol administration ni BBM? Sagutin niyo yun. 59% ng ating viewers nagsasabi na EDSA 3 na. Tapos, yung remaining 41% sinabi nila na i-impeach na itong si BBM. Ang katanungan po, ano ang mabilis na solusyon? Yung pinakamabilis, right? Sa dalawa. Kasi nga ang purpose natin magkaroon ng katapusan itong budol administration. Okay? So sa next topic natin mga kalois, ito yung sa 1 billion na sinasabing worth ng bahay na binibili ni Anton Lagdameo sa Forbes Park. So unang-una mga kalois, ang titingnan natin dito ganun na ba kamahal ang properties sa Forbes Park. 'Di ba? Unang-una natin i-check 'yun, 'di ba? Kasi nga ayon sa expose ni Binibining Maharlika, okay, dito sa kanyang channel, nagpatayo ng bahay si Anton Lagdameo ng worth 1 billion pesos.
So syempre, sobrang laki ng pera na yun, mga kalois, di ba? Pero ang alam kasi natin, okay, na si Anton, okay, during the campaign, okay, nakikita nyo ito, mga kalois, i-zoom in ko lang ha, para mas makita nyo. Yan, di ba? Si Anton Lagdameo ang number one na contributor ni Bongbong Marcos. Okay, 247 million pesoses ang ibinigay niya. Sumunod naman yung manager ni Thinking Pinoy na may 30 million. Nandito ba ang pangalan ni Gadon? Siguro kaya wala dito, hindi na-appoint si Gadon kasi wala yung pangalan niya dito. 'Di ba? Nandito ba yung pangalan ni Attorney Vic? Wala. Siguro kaya naligwak. Si Attorney Trixie? Wala. Kaya siguro naligwak. 'Di ba? So dito pa lang, mga kalois, bakit nagko-contribute ang karamihan sa kanila dito? Bakit? Do you think nag-contribute sila kasi niniwala sila na ibabango ni Bongbong Marcos ang Pilipinas? I don't think so. Sa mga nangyayari ngayon, 'di ba? Magbubulag-bulagan pa kayo. Nag-contribute tong mga tao na to para gusto nilang mabumango ng Pilipinas? I don't think so. May mga vested interest 'yan. Right? So dito pa lang, 'di ba? Ang kinontribute ni Anton Lagdameo ay 247 million. Ngayon. Okay. 247 million. Pero ayon kay Ed Alunan, okay? Ang SALN ni Anton noong 2016, okay? Ang total asset niya is 99 million. Ang liabilities niya is 40 million. So ang net worth niya ay 58 million. So paano siya? 'Yun yung katanungan ngayon, 'di ba? Paano siya nagkaroon ng 247 million? Okay? Pero ito na nga, sabi nga ni Ms. Maharlika, hindi naman talaga pera yun ni Anton. Pera daw nung partido. Right? So ang katanungan ngayon, kung totoo yung sinabi ni Maharlika na 1 billion worth na bahay, i-check muna natin kung totoo na may 1 billion talaga. Ganun talaga ang presyo ng bahay sa Forbes Park, okay, sa Makati. So chinek ko, mga kalois, using a website na nagbebenta, okay, ito yun, mga kalois, oh. Yan, di ba? Forbes Park Makati, ilan yan, mga kalois? Ilang zero yan, di ba? That's 3.5 billion, right? Ilang zero ba ang 1 million? 6, di ba? Yan, no? Billion na yun at 3.5, right? Ito, mga kalois. Yan, nakita nyo? 3.5. Dito, 900 million plus. Right? Forbes Park yan, mga kalois. So, ibig sabihin nun, mga kalois, may katotohanan yung presyong 1 billion na sinasabi ni Binibining Maharlika na ayon sa puting ahas. Aabangan natin. Kasi, okay, may mga tao na gustong alamin, okay, aling bahay sa Forbes Park yung binili ni Anton. Di ba? So, hindi natin alam, di ba? Baka yung mga retired generals na inis na sa Budol administration, baka sila yung magmamanman, okay, dito sa kaso na ito. Imagine, no? Ang mahal talaga dyan sa Forbes Park pala. Right? Diyan nakatira yung mga mayayaman. Okay lang sana kung yung pera nila ay galing talaga sa malinis na pamaraan. Eh, paano kung galing sa kaban ng bayan? Diba? So, yan, mga kalois. Tingnan nyo yan. So, may katotohanan or malaki ang probability talaga na totoo yung sinabi ni Maharlika na 1 billion pesos. So, ngayon, may katanungan si Ed Alunan, diba? So, 56 lang ang net worth mo. Paano ka naka-afford ng 1 billion? Imagine, di ba? 1 billion. Paano ka naka-afford? Saan galing yun? Nagiging special assistant to the president ka lang, tapos naka-afford ka na ng 1 billion na house? Di ba? Saan galing? Nagtatanong ang taong bayan. Diba? Hindi pa ba obvious, mga kalois? Ano yan, minagic niya? Parang smart magic din?
Sabi ni Jay, mas maganda siguro ang impeach, hindi na lang magmukhang kaawa-awa ang mga Marcos. Sabihin inapi na naman sila. Well, ang katanungan natin, ano yung pinakamabilis? Diba? Ano yung pinakamabilis? Sabi ni Jazz Ventura, nakakalungkot po ang inaabot mo. At least po ngayon alam nyo na. Right? Sabi ni Bega Warp, Forbes Park was listed as top 1 most expensive house and lot in the Philippines. Average po ay 1 billion pesos. Kaya realistic po ang 3.5 billion pesos worth of house and lot. Siguro, kung may 3.5 billion pesos ka na bahay, eh talagang chicken lang yun sa yung ano, di ba? Barya na lang yun sa yung 1 million, mga kalois. Right? So, ayan mga kalois. Dito mga kalois, may isa pang dinagdag si Ed Alunan. Ito yung sinabi ko sa inyo mga kalois. Di ba? Kayo na ang mag-conclude, sabi ni ano, ayan o, ni Ed Alunan. If Supreme Court Justice Corona got impeached for discrepancies of his salen, what about this guy, Anton Lagdameo? Diba? Yan lang yung pera niya eh, 2016. Explain niya. Okay? Paano siya naka-afford ng 1 billion? Paano siya nagbigay ng 200 million? Diba? Bigla na lang mamagic? Isa ba siya sa nanalo sa loto? Diba? So, dapat dito, ma-explain nila. Kagaya nung tinatanong natin kung magkano na yung nagastos ni Bongbong Marcos sa pagta-travel, 'di ba? Yung detalye, saang hotel sila, magkano ang ginastos sa hotel, sa pagkain, sinong sinama, ano yung role ng sinama, 'di ba? Nung pinakita ko sa inyo yung previous live discussion natin, pati yung aso, 'di ba? Nakasakay sa eroplano ng presidente. Right? Nabit-bit nung babae ni Sandro. 'Di ba? Pera ng taong bayan ang ginagamit doon, gasolina. Mga kalois, kung kayo po ay DDS, magagalit talaga kayo kasi yung presidential plane, di ba, ay binili ni Pangulong Duterte. Tapos ito na nga, pumalit ang Budol administration, wala, parang grab, ginawang grab yung ano ng eroplano, kung saan na ang gastos pala is 300,000 pesos per hour. Okay, kung gagamitin mo yung eroplano na yon, di ba? Tapos sabihin niyo babangon kayo. Tapos sabihin nyo na malinis itong administration ni Budol-Budol man. Bulag kayo, magpatingin na kayo sa optometrist, di ba? Sabi ni Orlando Nicolas, dati awang-awa sa pamilyang Marcos, pero bakit di nila pinatotohanan ang mga paratang ng dilawan? Right? Eh, happy wife, happy life. Eh, weak si Budol-Budol man. Eh, ang nagpapalakad ng bansa natin ngayon, mga kalois, ay hindi naman si First Gentleman, kundi si Mrs. President. Sobrang linaw po. Right? Sabi ni Belen, impeach pa rin ba kahit appointed lang? Well, siguro yung other ways, paano siya matanggal? Ang point lang is, paano tanggalin? Okay? Paano ligwakin? Right? Itong si ano, si Corona ay appointee rin, di ba? Hindi naman din siya ano. So, ito rin si, ano, si Anton Lagdameo, appointed din naman siya. Okay? So, ang ibig lang sabihin ito, paano ligwakin? Okay? Kung si CJ Corona nga naligwak dahil sa discrepancies ng salin, questionable, yung salin niya, saan siya nakakalap ng ganitong pera, okay? Kung siya nga ay naligwak, itong si CJ Corona, bakit hindi ito pwedeng maligwak si Anton Lagdameo? Yun yung ano, katanungan ni Ed Alunan. Right? Sabi ni Bega Warp, in just one year ay return of investment na kaagad si Dark Choco. Kasi every week ay meron siyang patak na 20 million pesos ang customs para kay Dark Choco alone. Imagine, 20 million per week. Eh, kaya naman talaga niyang ipunin yung 1 billion. Kaya nga, di ba, ayaw nilang maligwak si Budol-Budol man. Gusto nila manatili si Budol-Budol man hanggang 2008. So, kumusta naman? Ano nang mangyayari sa Pilipinas niyan? Right? Do you think mabangon talaga tayo? O mababaon na talaga na hindi talaga makakabangon? Di ba? Natakot na talaga yung mga tao magsalita.
Right? Paano lang kung walang mga vloggers sa ibang bansa? Diba? Eh, napapansin nyo naman mga vloggers yan ngayon. Eh, talagang pupunta dun sa kampo ni Budol-Budol man or tatahimik na lang. Kasi takot ma Percy Lapid. Diba? In-explain ko na yun about kay Percy Lapid na malaki talaga ang may kinalaman dito ang gobyerno or ang administration ni Budol-Budol man. Kasi nga, sabi ng vlogger, BBM vlogger, na kinausap daw ni Boeing at saka ni Martin Romualdez yung mga media. Okay? Na wag masyadong maglabas ng mga negative sa Budol administration. Eh siguro itong si Percy Lapid nakausap rin pero hindi naman talaga sumunod. Kaya ayun, 'di ba? Yun yung nangyari sa kanya. So, makikita niyo rin mga kalois na itong administration na to ay generous din, 'di ba? Yung sinabi ni Binibining Maharlika na magko-coffee lang kayo. Example, ikaw ay reporter, magko-coffee kayo, bibigyan ka na ng resibo na may envelope na may lamang 20,000. So, very generous talaga. Tapos may nag-comment pa na unlike Duterte administration, yung mga pa-seminar ng mga government employees ay talagang dinidiscourage. Eh ngayon daw, bumalik yung pagiging generous ng admin. Yung seminar daw ay nasa Boracay na pwede naman dun sa office lang para makatipid ang gobyerno. Ganun na po katalamak. Akala natin i-continue ni Budol-Budol man yung nagawa ni Duterte. Right? Eh yun pala ay babalik dun sa time ni Noynoy. Worse than Noynoy. Okay? Sabi ni Rod Torre, tanggalin na si BBM. Huwag na nating antayin lalong maghirap ang tao at dumami ang krimen. Sobra na, tama na. Alam nyo mga kalois, di ba narinig nyo na yung mga Afghanistan, yung mga refugees, di ba na nag-request daw ang US na tatanggapin ng Pilipinas? Di ba? Di ba kayo mag-react ngayon? Hindi nga matulung-tulungan ang gobyerno ang sarili nilang di ba, citizens, eh magtatanggap pa ng mga refugees from Afghanistan. Right? So, nasa sa inyo na yun kung gusto nyong mananatili si Budol-Budol man hanggang 2028. Pero kung ayaw nyo na, okay, nakikita nyo man ticker dito sa taas, di ba? Eh mag-join na kayo sa ating signature campaign. As of the moment, okay, ilan na ba yung nag-sign? Okay. Okay, let Sara Duterte lead the country to end the Budol administration of BBM. 2.5K na ang nag-sign. So, sign po kayo. Okay? Mababasa yun ang kaapapuhan nyo na nag-sign kayo at ano yung reason nyo. Okay? Please support this movement, mga kalois. And please don't forget to follow me sa aking Twitter at Baong Lipunan 72. Okay? Kasi marami tayong information din sa Twitter, mga kalois. So, yan ang mga kalois. Kung ako, okay, ang tatanungin dito sa ating live survey, mga kalois, ang katanungan natin sa ating live survey ay ano ang pinakamabilis na solusyon para maligwak na si Budol, ang Budol administration ni BBM? Ang isasagot ko dito, mga kalois, ay EDSA 3 na. Okay? Kasi nga, kung impeachment, okay, ayon sa ating viewers, mas gusto nila ng EDSA 3 din. Okay? 59% ng ating viewers gusto nila EDSA 3 na. Okay, para maligwak na kaagad itong si Budol-Budol man. 41% impeachment. Kung alalahanin nyo, kung maalala nyo mga kalos, yung time ni ERAP, di ba? Nagkaroon din ng impeachment. Na-impeach ba si ERAP? Hindi. Right? Hindi naman na-impeach si ERAP eh. Okay? So, inano siya, tinanggal siya. Right? Pero hindi through impeachment. Okay? So, ngayon pa lang, dahil nga sa pork barrel, na itong mga nasa Congress ay maasa talaga dyan, kasi nga doon nila kukuhunin ang puhunan nila sa susunod na election. Right? So, hindi talaga nila ipa-impeach yung nagbibigay sa kanila ng generous allowance. Nag-gets nyo mga kalois? It would take time, and in the end, hindi rin talaga siya ma-impeach. Okay? So, ang pinakamabilis talaga dito ay EDSA 3 na. Now, sino ang magsisimula? Bahala na. Okay? Bahala na kung sino nanonood na matino ngayon. Okay?
kayo na po nasa Pilipinas kayo, alam nyo, right? May rami pang matitino dyan. May puting ahas nga tayo nasa PSG. May puting ahas nga tayo nasa BIR. Diba? Marami pa tayong puting ahas dyan sa ano, right? Sa ibang departamento, right? So, it's up to you kung gusto nyong matapos na itong pambubudol, okay? Sa mga mahirap na Pilipino. Ayan, mga kalois. So, maraming salamat po mga kalois sa inyong time ulit. And if you like this video at gusto nyong i-share, okay, para marami pang magising na mga Pilipino na dapat itigil na natin itong Budol Administration, okay? Labanan ang Budol Administration para sa kaapapuhan nyo, right? Mapapansin nyo naman yan eh, na bumabangon ba tayo o pabalik tayo dun sa time nilo-iloy na maraming adik. It's up to you again. And yung mga kalois, bago tayo magtapos, ay i-remind ko lang yung mga masipag natin na OFW, okay? Kung gusto nyo makatipid po sa pagpadala ng pera sa inyong mahal sa buhay, okay? Sa Pilipinas, gumamit na po kayo ng SendWave para makatipid kayo dahil zero transaction fees po ito. Wala kayong babayaran tuwing nagpapadala kayo. So, anytime, everyday kayo magpadala or every week, wala kayong babayaran. So, malaking tipid to. And kung baguhan kayo sa SendWave, gamitin nyo na yung bagong lipunan na promo code, one word po, bagong lipunan, para matanggap nyo yung $10 free credit sa unang padala. So, malaking tulong po talaga ito. Kaya, download na po, okay, ng SendWave. Ayan, maraming salamat ulit mga kalois. Nagtapos na naman ang ating live discussion. And I hope to see you sa susunod natin na live discussion mga kalois. Ako pala si Kalay Roy ng Bagong Lipunan. .com na parating nagpapalala sa aking viewers na ang politika po ay puno ng maretes, whether you like it or not. And kung minsan nga ay nabudol tayo sa pag-ibig, paano lang kaya sa mga pasaway na politiko? Ingat mga kalois, have a nice Saturday dyan sa inyo, and I'll see you sa susunod na live discussion. Salamat po. Thank you.